What's up mga ka-gadget? This is kay Gadget Clinic again at gagawa na naman tayo ng isang video tutorial about sa iPhone 11 disable. So, yan po. So, i-re-restore natin siya or i-update natin siya using si ito po siya, Trio Tools. Trio Tools or pwede din naman po si iTunes. Ayan. iTunes. So, paano nga ba mada-download si Trio Tools? Punta po kayo sa browser, then type nyo lang po Trio Tools. Then, yung kauna-unahan, click nyo po yan. Then, yan na po. Click nyo lang yung download. Then, si iTunes naman. Download now. Mapupunta po rito. Then, down. Select nyo yung Windows. Ano ba yun? Wala na. Then, System Requirements. Ayun, download here. Ito, 64-bit. Kung ang OS nyo is 64-bit type. Ayan. Then, punta na tayo rito kay Trio Tools. So, paano siya mapapa-detect sa Trio Tools? So, saksak nyo si iPhone 11 USB cable. Then, automatic. Pindutin ng once yung volume up and once for volume down. Then, hold natin tong power button. 1, 2, 3. So, antayin siyang mamatay. Pag namatay yung unit, then press natin si volume down. Yan. So, bitawan. 3 seconds, bitawan si power. Then, antayin natin na ma-detect kay 3 tools. Yan. Detected. Ito na po siya. So, dahil naka-download na ako ng iOS, ang gagawin ko na lang dyan is ipa-flash natin. So, click lang. Huwag natin itong i-retain. Click natin yung Quick Enable Flash Tool. Kung ano po, kung hindi nyo po kabisado yung iCloud nyo, or kung gusto nyo po walang mabura dun sa inyong unit, yung mga laman is retain user data lang po yan. So normally nandun pa rin yung mga laman ng unit nyo, ay ng mga file ng unit sa unit nyo. Then kung quick flashable naman, eto po siya is burado po lahat, as in empty yung magiging laman ng unit nyo. So alin po sa dalawa yan. And paalala lang, bago kayo mag flash ng ganito is dapat kabisado nyo po yung iCloud nyo. Dapat yung iCloud nyo maring naka-off or dapat kabisado na siya. Kasi in case na hindi nyo siya kabisado, mag-i-stack on activation na lang siya. So tara, start na tayo. Flash na natin. Flash. So antayin natin siyang matapos para automatic na activate na lang natin. So, yun o mga ka-gadget. Medyo yung mga gantong procedure, tumatagal lang siya ng mga 5 minutes to 10 minutes yata. Kasi, mag-aano pa siya. So, yun mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel, pakihit naman yung subscribe and yung notification bell. And, kung maaari, paki-share na rin po. Pa-like na rin ang video ko para naman sa ganon ay magiging okay talaga. Dumami rin yung ating viewers and subscribers. Salamat nga pala dun sa support ng yung sa mga supporters ni Sir Jopper Sniper. Maraming salamat po. Dahil kahit paano pinapanood niyo po yung video ko at sinusuportan. Nagpapasalamat din ako kay Boss Jopper Sniper dahil dun sa vlogs niya medyo nagkaroon ako ng nadagdagan yung aking mga customers sa shop. So, yung iba malalayo pa, may nagpagawa sa akin from Caloocan, tapos Imus,
Bacoor and Cavite City at pinakamalayo po is Pasay at saka Caloocan. Maraming salamat, Boss Jumper Sniper. Waiting na lang natin na matapos yung flashing. Hintayin ako. Mga ka-gadget, kung kayo may mga tanong about sa mga problema ng inyong laptop, cellphone, computer, visit lang po kayo sa FB page ko, Kensaki Morales. Kensaki Gadget Clinic po. Yun po yung page ko. Punta po kayo ron, paki-like lang po and share. Paki-like and share na rin po. And follow. Yun po na mga ka-gadget. Habang nag-aano tayo, dated na to. Yan is 38% na. So, 9 minutes na tayo.
So yan no, mga ka-gadget, ang talagang isa sa mga maselan po talaga na unique is ito, yung mga iPhone talaga. Kasi sa security niya po talaga napakaigpit. Application din po, madamot. Pero kung ibibase mo siya, i-compare mo siya sa Android at iPhone, sa tibay po, mas matibay po ito si iPhone compare sa mga Android. Oho. Mas okay po siya gamitin, lalo na sa gaming, sa mga online gaming. Napaka-smooth po gamitin sa online gaming. Compare po dun sa mga sa mga ibang brand ng Android. Marami na kasi rin ako nagamit, pero iba pa rin talaga pag si iPhone yung yung gamit mo. Sa camera naman, okay naman ang camera niya, napakalinaw din. Pang HD talaga, para ang GoPro. Ngayon to. Isa pa din sa magandang camera na subukan ko. Ang camera ni Sir Jaffer Sniper. Napakaganda rin ng camera niya, S10 Plus niya. Napakalinaw. Ultimo yung butas ng balat mo kaya niyang makita. So, iba talaga yung yung unit na yun. So, ayan mga ka-gadget, 80% na. So, antay na lang natin siyang mag 90 hanggang 100. Then, yun. So, yun mga ka-gadget, no? Medyo matuma lang upload natin ang video ngayon gawa ng bihira lang ngayon ng medyo hindi bihira lang na mga nagpapagawa ngayon. Medyo matumal mga gantong panahon na pagdating, lalo na pagdating ng mga March, April, yan, medyo matumal na talaga sa parang rin yan, parang sa Bukana. Sabukana kasi noon, nung naandun ako, mula January, buong summer, dapat makaipon ka na ng pera mo. Para pagdating ng tag-ulan, ewan ko kung mali ako ha, pero yun yung, nung tumira kasi ako ng Bukana noon, yun yung naging, yung parang observation ko dun sa lugar na yun, sa Bukana. Na every January, kasi nung doon po ako tumira, from January hanggang bago magtag-ulan, end of April, dapat meron ka ng tabi na pera na nalalagpas doon sa tag-ulan. Kasi napakahirap po ang buhay sa Bukana pag tag-ulan. Ewan ko kung totoo, yung iba nga dyan, pag wala na talaga, nagbibenta pa ng kalan, ganyan. Yun, the best way doon sa lugar na yon, lalo na kung nangingisda or anuman yung kinabubuhay nyo, dapat bago magtag-ulan, meron ka ng tabing pera o nakaimbak na makakain na naaabot siya o lalagpas siya doon sa buwan ng tag-ulan. Kasi ang hirap makapasok ng pera talaga ng time na yun. Siyempre, wala mangingisda na naglalaot, bihira lang, lalo pag tag-ulan. Kasi una-una, malakas yung alon, malakas yung tawag dito, ay bukod sa malakas yung alon, kadalasan bagyo na mahuba. So, yun yung na-observe ko nung ako tumira doon. Pero, sa lugar na yon, kung magsisipag ka lang, doon. Pero, wala din ganong maano doon eh. Kasi nung nandun ako, pag tag-ulan, nagtitinda na lang kami noon eh. Yung mga time na nandun pa nakatera. So, sulit naman nung nakakapag yung nakikita ko sa mga vlogs ng iba na taga Bukana, yung mga naglalako, dati na po yan, nung tumira din ako, isa din ako sa mga naglalako ng banaganon, kasama ko yung aking biyahe.
So yun, nag-complete flashing na po siya. Congratulations. So antayin na lang po natin siya na mag-boot up, no, mga ka-gadget, no. Then antayin na lang natin matapos. Yun nga, kasama ko yung biyanan ko nung sa ex-wife ko, yung magulang ng ex-wife ko. So sa pagdating niya doon sa panghuhuli ng banagan o tinatawag nating lobster, automatic po yan na mag-iipong kami na maglalagay ako ng parang ang tawag doon, yung styrofoam na ano pinaglalagyan. So yun, after noon, ano lang tayo, mag ilalagay doon yung banagan, lalagyan ng maraming yelo para hindi mamatay. So iikot po namin yan sa buong ano resort doon. So nauubos naman yung ano, may time nga lang na pag konti ang bisita sa mga resort, wala talaga ang benta. Minsan okay naman yung benta. So depende talaga yan kung nandun ka at wala kang ganong trabaho. Depende kung paano mo sisipagan yung sarili. So okay naman yung kita nun kasi makakaipong ka talaga nun eh. Talagang lagi ka nagdebenta, makakaipong ka talaga. Yun nga, no, mga ka-gadget. So, waiting na lang tayo. So, ayan, nag-ano pa. Masarap din naman ang ano doon, ang buhay doon. Arakala na chill-chill lang doon eh, pag nandun ka. Kaso, syempre, kailangan mo rin mabuhay. Kaya, kailangan mo rin mag-ano buhay. Ganon din dito sa amin, sa pagre-refer. Kailangan mo rin magtabi. Kasi, pag tag-ulan, sobrang tumal talaga. Pero, hindi naman tulad nung sa bukana na talagang walang wala. So eto na siya. Eto po yung sinasabi ko, mga gadget yan. So pag inano natin yan, yan po. So kailangan bago kayo mag-restore o mag-upgrade ng isang iPhone, dapat kabisado nyo yung iCloud or dapat naka FMI off or Find My Phone off dapat. So para hindi kayo magkaroon na hindi hassle o hindi kayo magka-problema sa unit nyo. Kasi once na nag-gento na lang siya, napakamahal po ng bayad. So, yun. Activated po siya. Yes. Oh, activated pala po. Ayan, mga ka-gadget. So, ang gagawin natin is kukonfig na natin siya. So, ayan. Yun. So, select lang natin yung ating country. Country. Then, ayan. Continue. Then, huwag na tayo mag-Wi-Fi. Next na lang natin. Continue. Letter. Done. Done. Then, basta nanginip ko ah. Agree. Then, uy, nanginginip ka na. Not now. Continue. So ayan, mga ka-gadget, fix na siya. So ayan, mga ka-gadget, sana ay may natutunan kayo sa vlogs ko ngayon. At kung may mga tanong man kayo, just visit my FB page. Eh syempre, pa-subscribe po ah. FB page ko po is Kensaki Gadget Clinic. So hanggang dito na lang. Paalam.